Morning, good afternoon, good evening, OFW, FLM family, mga kababayan ko. Eh, binago ni Lolo Miguel yung pwesto niya. Ito. No. Iyan nga. Nahulog yung ano. Yung kahadiyero. Doon ko nilalagay yung ano, yung pambayad sa upa. Kasi hati kami na asawa ko. Doon yun, ayun, nahulog. Iyaman na muna. Huwag na natin ikat. Eh, gusto ko sanang medyo humiga-higa ng kaunti. Eh, binago ko yung view. Ito, sinusubukan ko yung Huawei na telepono. Eh, tumahirap po yan. Eh, mabigat tayo. Eh, Lolo Miguel, mabigat. Shoutout sa ating lahat doon sa mga nag-subscribe. New subscriber, para lang para ako tuloy nang nanginginig. Nagulat ako kasi doon sa nahulog. Eh, alam naman yung anxiety ni Lolo. So, ayun. Eh, tinusubukan ko to. Eh, ito, may yung mga stand, ginamit ko na yung para dun sa GoPro sana to eh. Yung pang ganun, no? Yung pag umuwi sana kami sa Pilipinas, kasi hindi natuloy. So, yun lang. Eh, mayroon pala akong narinig na ano? Na balita. Ito palang si Amazing Idol. I-doble kara pala to, mga kaibigan. Kaya pala anong-ano siya ron sa trabaho niya na sa security. Dahil puro ano, puro lalaki pala kasi nando doon. Gustong-gusto niya yung ganun. Iniikot niya yung mga guwapo. Yun ang nabalitaan ko eh. Kaya pala dikit na dikit siya kay Mike Cervera. Yung pala yung ano, sikreto niyan. Doble pala ang ano niyan. Okay lang sana kung talaga nakaladlad na siya eh. Kaso hindi naman pala. Anong doble kara lang. Kumbaga parang dating FLM supporter tapos ngayon na ano, napunta ka tayo ng Warriors. Amazing Idol! How are you? Magpakatotoo ka na lang kung ako sa'yo. But, yun lang. Shoutout sa ating lahat. Eh. Nagdadalaw-dalaw tayo kanina doon sa ibang mga nagpapaano yung isdaan kasi para magamit na natin yung live stream, yung mismong YouTube talaga. Mas maganda yung YouTube talaga, ganun-ganun tayo. Shout out, ganun ang nangyayari nun. Pag ano, ang hirap pala nitong ganito, yung mag-YouTube. Kahit, dapat matutulog na ako kasi pag umaga ako mamaya, pero kailangan pala yung gagawa ka pala palagi ng vlog. Ayun lang, malapit na. Eh, puro good vibes. Nininervyos ako. Pagpasensya nyo na si Lolo, ito bagong ano. Kasi dito sa kwarto, maliit itong kwarto na to eh. Dito ako na ano, tutulog. Bihira lang kami matulog sa asawa ko. Kasi naninigarilyo ako. Tsaka yung anxiety ko, yung insomnia ko, hindi talaga ako makatulog. Eh, hirap na hirap ako. Kaya nagbukod ako nung dito sa kwarto, kaya ito magulo. Magulo yung kwarto. Ayan, nakita nyo yan dyan, kulay blue. Ang apat. Mga sigarilyo yan, binili ko kahapon. $100 yan, mga kaibigan. Yung apat na yan. Abutin yan siguro mga 3 linggo. O kaya 2 linggo mahigit. Ito na, magulo tong kwarto ko. Ipakita ko sa inyo. Ayan. Ayan yung computer. O, meron ako piniplay all na ano. Isa. Yung kaninang ano. Yung sa dinalaw ko na ano, live chat. Tapos ayan, dalawang cellphone, meron din akong piniplay all, yung para makatulong tayo. Ito pa, ayan pa, ay, ayan po, akin pala yun, ito pa ang isa, magulo, ay tama na, baka mahilo kayo, ayan lang, pinakita ko lang yung ano, ayan, ihigaan ni Lolo, o ayan. Oh. Ayun, pangkamot ko sa likod. Ayan, Salmo 99. El Shaddai. Ayan, TV. Meron din tayong TV dyan, pero bihira natin gamitin yan. Ayan, ito yung maingay na narinig ninyo. Ano ba pakita? Ayan yung exhaust. Pinatay ko yung aircon. Ayan ang kwarto ni Lolo Miguel. Oh, dahan-dahan lang. Ito yung binili ko ito dati na ano yun. Pwede pala yung kabit-kabit ng gano'n. Tapos may
telephone holder. Eh, sinabi ko kahapon na ano, yung gagamitin ko tong Huawei. Eh, mukhang okay naman pala. Eh, oh, nakikita ko. Eh. Kaso pag tinatagilid ko na gano'n, parang hindi ko, ano, ayan na lang, ganyan na lang. Testing lang ito. No? Mas komportable ako doon sa nakahiga. Eh. Kahapon, di ba sabi ko, nagbago ako ng pwesto. Ako, Diyos ko, mga kaibigan. Sumpit yung ganito ko. Parang pinasok yata ng lamig. Ako, tiradad ko na sa lumpas. Alas 8 na ng umaga, di pa ako nakakatulog. Bumira yung insomnia. Talagang ang hirap. Uminom na ako ng pampatulog. Uminom na ako ng kung ano-ano na. Oh, Diyos ko, ang hirap. Pero sanay na sanay tayo dyan. Isang araw pa ako pang umaga. Mamaya. Ay, bukas pa kasi 11:17 pa lang dito ng gabi. Bukas, pang umaga pa ako, tama. Tapos sa susunod, sa Martes, pang gabi na. So, alas 12 pasado na ako makakauwi palagi nun. Yung back to normal na, ano, doon na ulit ako sa sandblast. Sumunod lang tayo sa utos ng ano ng company kung saan tayo ilagay. Excuse me. Mga bata, huwag gagayahin ang paninigarilyo. At yun lang, yun sa mga dumikit. Kanina, sabi ko, anong grad? Patulong naman, kaibigan. Ano tayo? Papajak ba yun? Kalimutan ko yung ano. Yung nadalaw ko kanina. Kasi ang dami na rin nilulumigil na sinubscribe. Siyempre, ang layunin natin dyan, marami magsubscribe. Saka may palaganap natin yung kabutihan ni Francis Leo Marcos para lahat ng mga medyo mga kabataan yung mga ano, malaman nila, oh si Francis Leo Marcos pala, oh ito pala, oh nga bang, hero nga pala talaga, hero ng pandemic, si Francis Leo Marcos. Yan ang purpose ko, ano, kaya dumadalaw ako dun sa ibang mga pangat. Pero talagang ano tayo, solid MLM tayo. Pero kanina maraming dumikit, graduate na ng grade 6. Si Lolo Miguel, kita yung gano'n na graduate na lang, grade 6. Pero problema ka rin, hindi kumain kami, kumain ako. Kumain kami ng asawa ko. Pagtigay ko, nalaglagan ng tatlong banana. Tapos na nakita ko naman, naka-live naman si Sir Allen React. E nagpo-promote si Madam Valentine dun eh. Si, ngayon yung hapon yung ano eh. Eh matagal na ako nakadikit dun. Kasi ako, pag dumikit ako, ngari ganyan, oh, padikit yung sa mga ganyan. Dinidikitan ko talaga, hindi ko talaga inaalis, hindi ko ina-unsubscribe. Kung napunan nyo siguro, yung parang hindi dumikit, ang ba yung tawag dun? Paano ba yung, ano, yung nasusunog daw eh. Ganun, kailangan panoorin mo kahit na, kakalembang pala, yung pala yung sinasabing kalikalembang, yung all, kalembang all. Tapos yung like, tapos yung mag-comment daw tungkol dun sa video. Eh, hindi ko pa naman alam yun eh. Eh ito lang, napa-YouTube na si Lolo. Tak-tak yung sigarilyo. Ayan. Yun lang. Ano pa bang, ano, basta eh, malapit na eh. Inaayos na maigi yung White House. Yung, wala tayo mo siya kanina, yung sa live ni Francis Leo Marcos eh, 1 minute, 2 minute lang yung ano eh. Yung, ano, siguro nagka-problema sa, yung globe daw yata yun. Sa channel ni Boss, nagka-problema. Parang dalawang 1 minute lang yung ano kay Sekiyama. So, ayun. Ayun na. Mabigat na yung ulo ko. Pwede na siguro. Inom na ako ng gamot. Ito pala. May nahulog. May nahulog. May nahulog kagabi. Buti nakita ko ngayon. Ayun. Makakatulong ito. Mamaya para medyo ma-relax na yung ano. Yung isip. Yung stress. Tapos, kaya hindi ako nakatulog kasi kumain ako ng tinapay. Una, yung parang burritos, yung maninipis na tinapay na bilog. Una, pinalaman lang ko ng hotdog. Kinain ko. Sinuha ko ng tubig. Tapos parang naghahanap pa yung mga bulati ni Lolo. Nagluto naman ako ng ano, hey, nagluto. Nakumuhalit ako ng ano, yung tinapay na bilog. Nilagyan ko naman ng ano, ang tawag nito. Yung... mahirap talaga pala yung ganito. Mag-YouTube ka na ano. Magkukwento ka. Yung, ano rin? Kukunin ko ba? O ano? Basta yung palaman na ano? Yung pang-chocolate. Yung gano'n na lang muna.
Hindi ko maano yung title eh. Dinagyan ko, binalot, kinain ko na naman. Ano na yung mga alas 5 na yata yun, mag-aalas 6 na lang umaga. Kanina. Ay, syempre, busog na naman si Lolo. Andito na naman yung kinain. Pag humihiga ako, parang napapaganoon ako yung katulog na ako. Diba? Tapos, parang andito yung pagkain. Mapapasigaw ako lang ganoon. Bango na naman ako. Tatlong beses ganoon. Inom ako nitong ano, yung generic na ano, na carbonated water. Para madighay na madighay. Ako nakatatlo pa ako. Hanggang alas 8 bago ako nakatulog. Tapos kanina, ito, inumin ko na yung kamot. Yan ang ano, yung nireseta sa atin ng family doctor natin. Ito lang pala sigara yun, hindi ko talaga maiwasan. Nagalit pang gabi yung alak ko. Eh, daddy naman. In-upload ko yun, alas 2 yata ng madaling araw yung video ko kanina. Eh, naglalaro siya. Eh, pag excuse me, pag nag-upload ako, bumabagal. Eh, siyempre, matatalo niya rin sa laro niya. Eh, sabi ko, arusana ko, anak, you have to understand your daddy. Your daddy is now a YouTuber. May subscribers is all around the world. Gilit na gilit. Minsan lang daw siya maglaro. Pero inaabot ng madaling araw. Magaling maglaro. Eh, hindi ko naintindihan yan. Ano na yan? Yung computer na yan. Yung computer ko ito, yung luma lang. Mabagal na rin. Pero hindi man rin papalitan yan. Pang play all lang yan. Ayun, goodbye to tayo mga kaibigan. Talagang malapit na ano, lumipad yung agila. Wala kasi tayo masyadong napanood na ano. Ang napanood ko lang kayo na nga, yung kay... Excuse me. Yung ano, yung pagiging ano, yung doble kara ni ano, Amazing Idol. Amazing talaga, no? Sabi mo niya, no? Kaya dikit-dikit siya kay ano eh, kay Sir Bera eh. Baka makadali ng papa. Yung ganun. Walang problema kung talaga natural siyang ganun eh. Kasi tinatago pa niya. Yun ang mahirap. Gusto ko sumandal sana. Ang sarap sana yung ano. Yung may sandalan talaga lang. Kasi mabigat ako. Yan. Mahuhulog talaga. Hindi pwede. Shoutout sa atin lahat. FLM family. Mabuhay tayong lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. At talagang nagagalak ako na dumadami ng dumadami ang FLM family. Ngayon, wala nang naniniwala halos dun sa Talino Warriors. Sila-sila na lang. Nag-aaway-away na sila. Dahil hindi umuubra sa tao yung mga paninira nila. Yun ang masasabi ko. Talino Warriors, ganito mangyayari sa inyo pag yung ganyan, nanonood sila lang ganyan. Tapos sandal-sandal sila. Pag napanood nila yung magla-live na si FLM. Puta, baka mahulog talaga. Mahulog na talaga. Kaya, itali nila yung mga ano nila. Ganyan, parang, Diyos ko, ewan ko na lang. Malapit na. Talaga, ang Diyos nakapanig sa atin. At talagang, FLM, your family will defend you. Salamat talaga sa akin lahat, FLM family. At talagang nabuksan ang isipan natin. Talagang, basta makapag-upload lang siguro ng video. Itong ginagamit ko yung isang cellphone to, sana yung ibibigay ko doon sa asawa ko. Kaso ayaw niya, gusto niya yung luma lang, yung P20. Kasi nakadali ako ng P20 dati. May nagbenta sa Kijiji. Ano lang, 2,000. Yung parang ano, $50. Nadali ko. Ang problema, ano, nakalock daw yung Google, nakalimutan daw niya yung password, parang ganun. Siyempre, si Lolo Miguel, inaroon ako sa YouTube kung paano gawin, paano i-unlock. Yung ganun, mayroon padalawa-dalawang daliri na ganun, bibilisan mong ganun. Ay, na-unlock ko naman, yun yung ginagamit niya ngayon. Yun ang ginagamit ng asawa ko, ayaw na niya palitan. Kasi dati, P10 ang ginagamit niya. Ayaw rin niyang bitawan yun. Ito. Ito yung P10. Ayaw niyang bitawan. Inasira yung camera sa likod. Malabo na.
siyempre, mahilig mag-picture-picture yan. Sa baby namin. Tsaka sa mga selfie-selfie niya. Ano, eh, naobliga siya ngayon na gamitin yung ano, P20. O ngayon itong P30 Pro. Eh, para sa kanya sana ito. So ayaw niya. Ayaw ko rin kasi mabigat gamitin, mga kaibigan. Mabigat na cellphone. Mabigat. Ito yung magaang lang. Ganyan pala yung mga cellphone na medyo mahal ng konti. Eh, ayoko naman kasi sa iPhone. iPhone, ang daming chichiburechi. Pagka sign in, magda-download ka ng konti, hindi pwede. Sumakit ulo ko. Dati nag-iPhone din ako nung araw. Isang beses, mga 3 years ago yata yun. Sinubukan ko yung iPhone 6. Jesus ko po. Hindi ko talaga konsulata. Nahirapan ako. Puro sign in, puro ano, lahat pag magano ko, magsa-sign in ka. Pero sa security yata, maganda talaga yung Apple. Pero eh, sino ba naman tayo, ano ba namang isi-security natin? Simpleng mamamayan lang tayo, lalaman tayong ano, hindi naman tayo mga politiko na ano, maraming tinatago ng mga transaction. Kaya ano, yan tayo, simple lang tayo. At good vibes lang. Parang makapag-upload lang, testing ko lang ito. At saka, wala talaga tayong, ganito pala yung mag-YouTube ka. Kailangan mag-iisip ka ng i-content mo. No? Eh, nahihirap pala nung dinadanas ng mga talagang FLM dependent vloggers, lalo sa, ano, yung pagla-live ni Sekiyama, doon sa channel din mo, ang hirap pala nung ginagawa niya. Kaya Sekiyama, shoutout sa'yo. Na shout out sa ating lahat. At God bless us all, mga kaibigan. At ito, 17 minutes. Gawin lang natin 20 minutes. Ang laki ng inggit ni ano? Nila. Ito pa pala. Anak ng dating kang pastor. Panay ang ano? Yung ang ginawa mo ng katatawa na niyang ano mo? Kawawa naman yung mga ano? Na brainwash mo ng mga tao. Na sa'yo na naniniwala. Masama ka pala talagang tao. Tama pala nung unang araw pa lang na ano, in-subscribe na kaagad kita kasi bili ni Inay Mary Ann yun na ano, hindi pala maganda yung ugali mo talaga. Mga ano ka rin, para kang ano, isa kang ding ano, talino warriors na ano, yung mapanira sa kapwa na nagmamalaki ka na ano, ginagamit mo yung salita ng Diyos. Tapos kung magpahagin ka ng ano, kung Pastor Jam, kawawa ka naman. Ano bang, ano? Yes. Ganyan palaga. Ito yung normal ni Lolo Miguel. Wala naman tayong dapat patunayan. Wala naman tayong dapat na yung mga pinaghahandaan mga ano, YouTube ito eh. Eh tayo ang director eh. Kahit gusto mo nang i-off, kung ayaw mo pa, ay nasa sa'yo, kahit anong i-content mo, kahit anong, ano, pwede pala yan. Wala naman director. Yun lang. At shoutout sa ating lahat. Sana pumasok ng politika si Francis Leo Marcos. At talagang kailangan niyang, ano, yung protektahan yung sarili niya. Kailangan niyang protektahan yung sarili niya dahil alam natin, mga kaibigan, na malaki ang gagampanan ni Francis Leo Marcos sa ating bayan. So, ayun, kagabi, yung bago kong i-end yung video ko, yung ihihina ako. Pasensya na kayo. Eh, talaga, ayun lang talaga. Salamat dun sa mga nag-subscribe. Ganito lang po yung video ni Lolo Miguel. Pag nakita nyo, pwede naman. Kaya parang ganyan. Open nyo yung YouTube. Ako, si Lolo Miguel. Daanan nyo na lang, mga kaibigan. Huwag nyong i-unsubscribe, please. Daanan nyo lang. Kahit hindi nyo mapanoorin. Yung habol lang natin yung maka-1K tayo. Tapos magagamit na natin yung talagang live ng YouTube. Hindi tayo gagamit ng ano, yung StreamYard. Eh, gusto ko yung sa YouTube. Ganong-ganong ka lang. Makikita mo na yan diretso. Di ba? Eh, yung monetization, 4,000 hours pala yun. Mahirap pala maabot yun. Dito. Wala na yun. Hindi naman yun ang ano natin. Basta yung unang habol natin, yung ano, yung makagamit ng live. Ayun na si Madam Brenda Kaminsky. Naka-live na rin siya ng gano'n eh.
saglit lang kasi pagising ko, ay naubos na pala yung bigas namin. Bumili kami ng bigas. Dalawang 20 kilos yata yun. Excuse me. Dalawang 20 kilos. Kaso na, pag-uwi namin, nakalimutan ko naman dun sa, ano, sa sasakyan. Hindi ko na naalala. Then, nag-iisip ako ng, ano, abay ko, content ko mamaya. Ito nga naisip ko na gamitin ko itong ano, itong Huawei. Ito naka-Google pa ito eh. Yung mga bago ngayon ng Huawei, yung P40, wala yatang Google na yun. Ang ganda pa naman kasi sana ng mga cellphone ng Huawei. Yung mga top-notch talaga yung mga ano nila. So, talagang inaano sila ng US. Pero malalaman din natin yan sa mga susunod na ano. Kung mananalo si Trump o hindi na, bahala sila dyan. Mas importante sa atin yung ipinaglalaban natin si Francisco de Marcos. Mga kaibigan, mapapansin nyo, ano, baliktad yung damit. Normal lang yan kay Lolo Miguel. Sinusuot ko talaga siya pabaliktad kasi naiirita ako dun sa mga ganito. Yan yung mga borloloy na yan, yung mga ganyan. Naiirita ako talaga. Kung magsuot ako, nakabaliktad talaga. Kasi mas komportable ako, walang makati. Kasi irritable masyado. Gaya ngayon, yung pabago-bago yung ano, yung klima nung mga nakarang araw eh 17, 15 degrees, tapos ngayon nagto 20, 21, 22. Tingnan natin kung ano ba yung ano, yung ngayon, yung actual ngayon. O ayan, 19 naman kanina, 20 mahigit eh, ngayon 19. Ito yung madalas kong ginagamit na cellphone. Ito yung pang araw-araw ko talaga na ano, yung G7 yan. Ay, papatong ko lang yan dyan sa ano, sa wireless charging. Ay, mabagal yung wireless charging ko, yung luma na yan. Ayun, ano ba bang pwede natin pagkwentuhan? Kasi dito, mayroon akong piniplay all dito eh. Ikot natin. Ayan, ito. Si ano, si FMB Jax TV. Ayan, sinabi ko, ipi-play all ko siya. So, ayan, tinutupad natin yung ano, yung sinabi natin. Kasi ito, mga ano na to, wala, ano, yung, wala pa rin yata siyang 1K, 822 yata kanina yung ano niya. Pero habang wala pa siyang 1K, nag-i-streamyard naman siya. So, sa watch hour niya, makakatulong din yan. Yung ano, tayo, hindi ba tayo naghahangad nung ano, ganyan na watch hour, at tumulong na lang tayo sa watch hour. Tsaka yung iba pang mga ano, hindi naman siguro anti-FLM yung mga yun, yung sila Taray Korea, yung sila Melvin San, tapos sino pa ba yung ano, may nasubscribe pa ako isa kanina na ano, matulungin daw ito sa ano, sa pangalan nito, sa ano, yung sa mga nagpapaangat. Palimutan ko na yung pangalan. Wala kasi yung search dito. Laging bakante. Sino ba yung pangalan dito? Ito si Jerry Buksit. Shout out Jerry Buksit. Dikit daw siya sa akin kanina. Salamat. Ganyan lang tayo. Ang dami na nakadikit eh. Sino ba yun? Palimutan ko na. Nawala dito eh. Yung matulungin daw ito pag-graduate eh. Palimutan ko na eh. Wala dito eh. Nasa description din nga natin. Tulong Pinoy, Jerry Buksit, Albert. Ito yata. Si ano? Si Boss Technician. Natulong daw ito yung sa mga gagraduate ng ano. Eh, grade 6 na tayo. Tingnan natin kung nadagdagan ba. O 603. O hindi naman nabawasan. So nakadikit ng maigi. Ayan. O shout out sa atin lahat. Pag nag-live ito si ano, si Boss Technician eh, dadalawin natin. Excuse me. Kasi tayo, hindi tayo nag-join yung ano. Ayoko yung join. Kasi hindi naman tayo palaging ano dun sa ano.
kumbaga, pag humihingi tayo ng pabor, nagpapalipad na lang tayo. Siyempre, ganun talaga yun. Hihingi ka ng pabor. Siyempre, para ganahan, pabigyan ng pabor. Nagdala tayo, normal lang naman yung ganun. Tapos, kanina kayo, hindi ko alam kung tama ba yung, kasi dati nagtitext ako dun sa, ano, sa Facebook, kay, ano, kay Sir Macmac Pablo, nag-message ako sa FB. Sabi ko, Sir Macmac, sali naman ako dyan sa ano, yung pinopromote mo ng mga channel. Sabi ko, mag-sponsor ako, maski ano, mag-sponsor ako ng isang tablet o para mag, ano naman, yung ako naman yung iaano niya. Eh, hindi tayo napapansin, hindi sumasagot. Pero si Macbell, 23, nakakausap ko na si Macbell, 23. Eh, sabi, yun si Macbell, 23 ngayon nag-suggest sa akin na ano, na kausapin ko si Macmac Pablo. Eh, tinitext ko naman, minimessage ko naman. Hindi naman tayo napapansin. Ay, busy nga siguro, tsaka marami sigurong nag-sponsor ng mga tablet. Yung mahal din yata yung tablet, parang 8,000 yata yun. Kaya naingay. Nagalit talaga ko ng asawa ko ito pag pumayag. Sigurado yun. Pero okay lang yan. Ito, nagtatabi-tabi tayo ng pakunti-kunti, kupit pa. Pero okay lang yun. Tapos kanina rin, nag-text din ako kay ano, kay Papa Bear. Eh, hindi rin tayo na, hindi rin na papansin. Siyempre kasi, sabi ko kay Papa Bear, ang suggestion ko naman kay Papa Bear, Papa Bear, ano, yung, kasi kanina may topic siya na ano, yung nag-send sa GCash niya na mali, tapos nag-live siya para ibalik yung ano, yung maling pagkakasend. Shout out sa'yo, Papa Bear. Eh, sabi ko kay Papa Bear, Papa Bear, baka isang araw naman pwedeng ano, mag-sponsor ako nung ano, tawag to, yung 2,000 pesos na load, o, tapos i-promote yung channel ko, titigo 100, o kating 50, ganyan. Siyempre, gusto ko na rin yung mga 1,000 na, ano. Pero pagka, ano na, naka-1K na, dito na ako, minsan sa live ko, pag maglalaan ako ng, ano, pag yung, basta pagka, lalo na, oh, Diyos ko po, kung may overtime lang sana, wala kasing overtime eh. Yung kinikita ni Lolo Miguel, sapat lang halos talaga pambayad ng mga bills. Hindi wala akong sobra na ano. Wala akong sobra na pera. Ganyan, yung kaya nakakapagpalipad ako kasi nung nakaraan 2-3 linggo, nakadali ako ng overtime kasi ang dami nagbakasyon tapos merong nirarush na ano. Eh Lolo Miguel yung mabilis mag-sunblast. Sa mga sandals, kahit sa doon sa mga maiinit na pwesto. Tapos yung mga malalaking ano, pyesa na ano, yung mga halos 50-100 kilo yung bigat na ano, eh, meron namang jack yun, yung lifter. Pero mag-iingat ka maigi. Pagka sinalang mo ng gano'n, yung putang minsan nahuhulog mga kaibigan, putang ang bigat mo. Pag tinamaan ka sa paano, durog talaga yung paa mo. Kaya ano, halos ayaw lahat ng ano, mga mag-duty doon. Kaya mabigat, kadelikado. Pero si Lolo Miguel, eh, hindi umaayaw doon. Kahit mahirap, mainit, malikabok. Talagang para kumita ng pera. Sana nga bumalik na next year yung ano, yung back to normal na yung buong mundo. Dahil dito sa COVID na ito. Alam mo yung gagawin ko? Parang ipopost na ko. Naiihi kasi ako. Ito na naman. Kasi yung pala yan, inom ko ng ano eh, carbonated water eh. Pero syempre, gusto ko rin kayo makakwentuhan. Kahit pa paano, may napapangiti naman ako. Tati, Lolo Miguel na naman. Yari na naman kayo. Ano ba, syempre, konting good vibes, kailangan meron ganun. Excuse me. Nasaan ba tayo? Nawala na. Kanina 20 minutes lang, yun, 29 minutes na. Asal lang ba tayo? Yun, kay Papa Bear, sabi ko nga ganun na ano, eh, hindi naman nag-reply. Kasi, kung siyempre, nagpapatulong tayo, siyempre, o kanyang pang-live siya, o sponsor ni Lolo Miguel, o yung magpapalood ng ganyan, o please subscribe, o ganun pala yun, ang hingi ka ng tulong sa kanila. Kasi sila yung mga batikan na sila eh. Talagang mga YouTuber talaga sila eh. Yung mga YouTuber sila eh. Yung inaangat kanina ni ano, ni Ma'am, ano,
ni Happy Valentine, si Tauchi yata yun. Eh, matagal na ako nakadikit doon. Matagal na ako nakadikit doon. Siguro kasi dumikit yata sa akin kung na ano. Yung, siyempre ako dinidikitan ko lahat. Ito, wag lang Talino Warriors. Kung Talino Warriors, hindi kayo welcome dito. Dito lang to yung may mga puso lang dito. Wala dito yung, wala dito sa ano, yung mga mapanirang tao, yung mga mapangapi. Kami natural lang kami. Kami, nagyayakapan kami. Mga YouTube lang kami. FLM family, sumusuporta kay FLM, pero wala kami yung mga, yung maninira ng kapwa na, ano, yung mangyurak ng pagkatao. Kumbaga, huwag kang mangyurak para hindi ka yurakan. Parang ganun lang yan. Kaya binabalata namin yung mga Talino Warriors dahil nakita nyo naman mga kaibigan kung paano nilang yurakan ang pagkatao ni Francis Leo Marcos, kung anong tawag nila sa kanya. Naroon na napakas, kaya hindi makatao, kaya dapat ang trato sa kanila hindi rin makatao. Ganun yun. Uy, nalabyan ko ng ano. Nalabyan ko ng paano ba gagawin ko? Ano ba ang gagawin ko? Magkano nga tayo na ano? Dali. Magpatugtog muna tayo. Iihi lang sila lumigil sa kakukuha ng ano. Yan. So ito, hindi carbonated water yung nakuha ko. Root beer ito. Brand talaga na ito. A&W. Caffeine free. Yan, pwede ako niyan. Basta caffeine free. Hindi pwede yung may caffeine yung regular Coke. O kaya yung regular Pepsi. O yung mga Pepsi Max, yung mga diet Coke. May caffeine yun eh. Hindi ako pwede nun. Hindi ako lalo makakatulog. Kaso hindi po masyadong malamig. Hindi ka rin nalang nilagay. Dapat hindi ito kinuha ko. Dapat yung carbonated water. Okay lang. Andiyan yan. Okay, paano ba pong gagawin natin? Ang saya mga kaibigan, pagka nakalabas na si Francis Leo Marcos, talagang dudumugin talaga ng tao yung ano. Hindi siguro magka yung unang live niya. Ako, Diyos ko po, kahit siguro ako nasa trabaho po. Sisimple talaga ako na ano, Boss Francis, ay, po. Kaya excited na ako talaga. Lahat naman tayo eh, di ba? Excited na si Boss Lee. Si Boss Lee, patampo-tampo na si Boss Lee. Boss Lee, shout out. Tanga. May package pa na bulol. Tampo-tampo na siya, labi niya eh. Pero ngayon, hindi na siya nagtatampo. Ganun lang talaga naman. Siguro napaliwanagan si Boss Lee na may nakausap siguro siya na ano. Hindi kasi maraming, sino ba naman ang ano, di ba? Pero kailangan good vibes lang tayo. Antay lang tayo. At talagang sigurado na yun eh. Basta magugulat na lang tayo isang araw. Ayan na yan. Yan, ganyan magtrabaho yung mga abogado ng ano. Wala talaga nakakaalam yan. Masusurprise na lang tayo.
Kasi di ba nga, sabi nga nanay, di ba tapos na yung delivery. So yung pag-set na lang ng piyansa, sigurado na yan. Pinifigure out pa siguro ni kagalang-galang na hukom yung isi-set niya na bail. Kasi wala naman dahilan, mga kaibigan, para i-deny niya yung motion na yun. Meron na siguro mga politiko pala, pero hindi naman nila ma-influensyahan yung matinong hukom. Yun lang, at shoutout sa ating lahat. Ano ba bang masasabi ni Lolo Miguel? Kaya doon sa mga bagong subscriber, hello, hi, I'm your new friend, Lolo Miguel. Kaya yan, si Lolo Miguel, natural lang. Kaya gusto sa banda na hulog. Ayun lang, maganda, puting ko na ngayon na hulog para makita nyo. Ayan. Ito yung hulog, ayan o, may pera yan. Ito yung ano, yan yung pangbayad ng bahay. Pagka wini-withdraw ko yung sweldo ko, lagay ka agad dyan kasi yan, importante ito. Importante itong bahay. Yung pangbayad sa bahay, yung pinaka-importante. Dahil panalayasin tayo, punin tayo nakabayad. Yan ang priority number one. 880 yan, mga kaibigan, kada buwan. Ang binabayaran. Ang sa akin, 460. Tapos 420 sa asawa ko. Kasi sa kanya yung ano, sa akin kasi yung grahe. Yung grahe ng sasakyan ay $60 yung isang buwan. Yun ang binabayaran ko. Ayun. Ang maraming gastos, yung sa telepono lang, 110 ang binabayaran ko kada buwan. Tapos ano pa ba yung mga gastos kada buwan? Marami pa eh. Yung bayad sa kuryente, tapos bayad sa tubig, isa lang yun, magkasama yun. Yung gobyerno may hawak nun, kaya mura lang yung ano, gobyerno ang source ng ano, ng kuryente talaga, ano. Kaya mura lang ang singil dito. Pero nung nakaraang buwan, malaki yung amin, ha. Inabot ng ano, siguro sa pera natin, eh, almost 8,000. Kasi syempre, tatlong aircon yung gumagala. Yung tatlong aircon. Eh, dito, pagka winter naman, meron namang pinoprovide na heating yung may-ari ng building. Pero, hindi masyadong sapat. Kaya, meron din ako dito pang heating na ano, ito, papakita ko. Excuse me. Ayan. Oops, andan. Ayan. Oh. Yan, heating yan. Yung ano, excuse me. Wala akong mamahulog. Yung oil pipe. Oil pipe siya. Pag tinodo ko yan sa ano, pag winter, malamig. Medyo magwawarm ng konti. Kasi talaga nag-yelo dito, mga kaibigan. Grabe yung lamig dito. North America, malamig. E, papakita ko yan pag yung ano, dating ng winter. Yung unang snow, i-vlog ko yung para ano, good vibes yun. Ito na, shout out talaga ulit sa mga nag-subscribe. At yung mga hindi familiar kay Francis Leo Marcos na nag-subscribe sa akin, kay si Francis Leo Marcos po, ang pandemic hero na ipinaglalaban namin FLM family. Panoorin niyo po sana, pag-aralan niyo, at tingnan niyo po yung kabutihan na nagawa ni Francis Leo Marcos bago niyo pakinggan yung mga kalaban, yung mga nag-discredit sa kanyang pagkatao. Lalong-lalo na to si Uling Marcos na to. Pinagmamalaki pa niya na yung mga roots niya. Wala naman si, ano yan eh, kumbaga kung yan ang roots mo, Yulin Marcos, yan na yun, ano ba magagawa namin? Wala ka rin naman maiaambag. O ano ba na iambag mo? O, meron pa ako narinig na sabi mo na comment ka rin na gusto mong sampalin. Eh, subukan mo. Naku, Diyos ko, makulong na ako, masampal din lang kita. Bully ka eh.
masyado ka nagpapaepal eh. Wala ka naman ano eh, hindi ka naman ano eh, kumbaga ang habol mo lang eh, yung dinadala, ginagamit mo yung apelido mong Marcos para makapang ano eh, nasasabihin mo na pinsang ka ni Galito, ni ganyan, ng mga ano, para makahikayat ka ng mga tao na mag-aano sa'yo eh. Siguro, ikaw ang ano, inuutusan na ano, yung alamin mo nga yung mga ano, yung spiritual wonder boy account. Siguro, ikaw yung pinakikilos. Wala ka magagawa dyan. Protektado yan. Kay spiritual wonder boy lang yan. Tandaan mo. Hindi yan para sa inyo. Yung yaman na yan ay para kay spiritual wonder boy, at si spiritual wonder boy ay gagamitin yan in the benefit of the Filipino people. Kayo wala kayong mga puso, kaya hindi sa inyo na ipamana yan, dahil alam ni Apo Laki tama yung decision na ano, na kailangan sa hindi makasariling tao nito ipamana. So yun na nga, katauhan ni Apo Laki Francis. Yan ang matindi kong pakiwari. Tugman-tugma talaga. Ayan na. No. Inday Marie, ano ba itong ano pa lang yung Inday Marie? Wala na itong mga ito kasi. Eh, buwag na ito sila eh. Nagtatago na rin yata ito eh. Well, parang may lumabas na yata na warat ito para sa ito. Para wala lang mga substance yan. So ayun lang mga kaibigan, at shout out sa ating lahat, at mabuhay tayong lahat, FLM family, OFW, migrante, mga kababayan ko, shout out sa inyong lahat. Ngayon sa mga nakadikit lang kay Lolo Miguel at sa mga dinikitan ni Lolo Miguel, eh, yakapan lang tayo. At pinapakilala ko po ulit, si Francis Leo Marcos po ay isang bayani. Bayani ng pandemic na dumaan sa ating bansa. Si Francis Leo Marcos po ay isang humanitarian advocate. Talagang matulungin po siya. Mahal niya po ang taong bayan, at ang nais lamang po niya ay makatulong. Ipinapakilala ko po siya doon sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, mula doon sa mga ibang mga bloggers na ano, saka may dumikit sa akin ng mga subscriber nila, mga kaibigan nila. Pinapakilala ko po si Francis Leo Marcos na isang bayani na matulungin at ang puso na sa masa. So shout out sa ating lahat, at mabuhay tayong lahat. God bless us all, and bye. Lolo Miguel signing off. Ay, gayahin ko nga yung ano,